Bukas po ay ating ipagdiriwang ang tinatawag na National Bible Sunday. Ang kapistahan ito ay binibigyang diin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, napakinggan po kung paano tinawag ng ating Panginoong Kristo ang kanyang mga unang disipulo na naging kanyang mga apostoles, sapagkat ang Panginoong Kristo ay kailangan niya ng katulong o kasama, kasapi sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ang magandang balita. Sa ating misa, meron pong dalawang mahalagang bahagi. Ito po ang tinatawag na hapag ng salita ng Diyos, Table of the Word, and Table of the Holy Eucharist. Sapagkat naniniwala po tayo na God is present in His Word, and God is also present in the Holy Eucharist. Tayo po'y pinapakain. We are fed by the Word of God as well as the Holy Eucharist. Ito ang sustento ng ating buhay pang-spiritual o sustento ng ating kaluluwa. Kaya nga, pagkatapos na magmilagro ng ating Panginoong Kristo, the multiplication of the bread, sabi ng mga Israelita, mga Hudyo, if we make Jesus our King, then we will never go hungry because He will always be performing miracles, the multiplication of the bread. Kaya gusto nila maging hari si Jesus. Ano ang sagot ng ating Panginoong Kristo? Man does not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Meron pong kapangyarihan ang salita ng Diyos, sapagkat yung pangalawang persona ng Santissima Trinidad ay tinatawag na the Word, ang salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God. In Him and through Him all things were made, and He holds all creation together in Himself. So ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Ang salita, the Word, became flesh, naging tao, nakisalamuha, nakipamuhay sa atin, si Jesucristo. At nung siya'y paakyat na sa langit, sabi niya, I'm going back to the Father. In my Father's house, there are many mansions. If it were not so, I would not have told you. Sabi ni Pedro, paano kami makarating doon, Panginoon? We do not know the way. Anong sagot ng ating Panginoong Kristo? Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama kung hindi dahil sa akin. So ang salita ng Diyos, ang siyang the life story of Jesus, doon nakalahat kung paano namuhay ang ating Panginoong Kristo. At sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng gabay, ilaw sa ating buhay pang-spiritual, sa ating buhay bilang tunay na tagapagsunod, tagasunod at binyagan, mga Kristiyano. Kaya nga, sinasabi ni Saint Jerome, ignorance of the Scripture is ignorance of God. Kapag hindi mo man lamang binuklat ang salita ng Diyos, ang Biblia, at hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos, hindi mo kilala ang Diyos, sapagkat ang Biblia ay doon nakalahad ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa ating unang pagbasa, nakalahad po dito na ang salita ng Diyos ay merong kakayahan, merong kapangyarihan, sapagkat ginamit po ni Propeta
Jonas ang salita ng Diyos upang ang mga taga-Ninibe ay magbagong buhay. At sila nga ay tumugon sa tawag ni Propeta Jonas na sila ay magbabago. So the Word of God is powerful sapagkat ito'y nanggagaling sa Diyos and God is present in His Word. Kaya nga, even when Jesus was tempted in the desert, ano ang ginamit niya to fight the devil? He fought the devil with the Word of God. Ang salita ng Diyos ang siyang parang mapa. Kumbaga sa kasalukuyang panahon ay GPS. Madaling makarating sa iyong patutunguhan kapag ikaw ay may GPS. Alam niyo po yung piloto, kapag siya nagpapalipad ng eroplano, ay hindi naman siya nakadepende lamang sa mata or sight. The pilot does not depend only on sight because the plane has to cross continents, transcontinental flight. It crosses the vast Pacific Ocean. Hindi pwedeng sight lamang ang gagamitin ng piloto sa pagpapalipad ng eroplano. The pilot has to constantly communicate with the technician at the control tower or the radar system. The radar guides the pilot in his flight path. Especially when the pilot attempts to land the airplane and where to land the airplane in the airstrips. He has to constantly communicate with the technician at the control tower. And the control tower is guided by the radar system. Constant communication to avert any impending disaster or accident. Parang ganyan po ang salita ng Diyos. Binibigyan po tayo ng gabay. Binibigyan po tayo ng ilaw sa ating daan upang tayo magiging totoo at mabuting Kristiyano, lalong-lalo na sa ating pakikisalamuha sa kapwa. Dito po sa ating Ebanghelyo, tinawag po ng Panginoong Kristo ang kanyang mga unang alagad. Tayo po'y pinalalahanan na tayo mga binyagan ay dapat din tayong tumulong sa paghahasik ng salita ng Diyos. Alam niyo po, in 2019, there are around 1,313,278 Catholics all over the world. At ilan po ang mga pari? There are only around 414,582 priests all over the world. So ang average ay for every 14 to 20,000 mayroon pong isang pari. Sa kasalukuyang panahon ay mayroon pong lack of vocation. Hindi na po maraming mga kabataan ang gustong magpari. At sinasabi ng mga magulang sa kanilang mga anak, "Anak, bakit ka magpapari? Eh well, hindi ka naman kikita diyan. At hindi ka magkakapera diyan sa pagpapari. Maging doktor ka o abogado o engineer at magkakaroon ka ng career. Diyan sa pagpapari, wala kang pera. But in the priesthood, you are not developing a career. It is a vocation." Kaya nga sinasabi ng skriptura o sinasabi ni Jesus, "You have not chosen me. I have called you. You did not choose me, but I have chosen you. Many are called, but few are chosen." Dito po sa Pilipinas, mayroong kakulangan ng mga madre at pare. Bakit kailangan natin ng mga pare at madre? Sa ating Ebanghelyo, sinasabi na kami ang mga katulong ni Kristo sa pagpapalaganap ng magandang balita at paalalahanan ng mga tao
na merong buhay na walang hanggan, na dapat lahat tayo ay bigyan ng gabay upang makarating tayo sa buhay na walang hanggan, pagpapakabuti, pagpapakabait, at marunong makipagkapwa-tao. Alam nyo, yung pari ay parang inhinyero yan. Gumagawa siya ng daan o tulay patungo sa Diyos. Yung pari ay parang doktor niyan, sapagkat ginagamot niya ang ating mga kaluluwa. Yung pari ay parang abogado, sapagkat dinidepensahan niya ang mga nasasakdal, yung mga nagkakasala. Pinapatawad niya ang mga kasalanan sa ngalan ni Kristo. I forgive you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya yung mga pare at mga madre ay hindi nag-aasawa, sapagkat in the next life, people are no longer given to marriage. So, yung pare, yung madre ay parang simbolo, sakramento, paalaala. Tuwing nakikita mo yung pare at madre, paalaala that there is more to life than this life. Sapagkat yung pare at madre o yung mga religious at religious, they are witnesses of the kingdom to come. At sila po ang mga gabay natin upang makarating tayo sa ating patutunguhan. Sapagkat ang Diyos ang siyang lumikha sa atin at siya rin ang ating patutunguhan. And so, my dear brothers and sisters, in this Mass, let us pray for more vocation to the priesthood, to religious life, at dapat din nating tulungan ang mga naghahangad magpari through our prayers, through our material support, and vocation usually comes from good families, holy families. Vocation comes from parents who are faithful to their Christian calling. Sa magitan na magandang halimbawa ng mga magulang, marami po ang mga nagkakaroon ng inspirasyon na tumugon sa tawag ng Panginoon.